Hello, good afternoon. So, nandito tayo ngayon sa new project natin here in Industrial Valley, Marikina. So, ito pong property natin is single attached house and lot. Ayan po. So, kung makikita nyo, itong property po natin ay nasa mataas na area. So, you don't have to worry about the flood po. This property is 2 to 5 minutes away from Katipunan. Flood-free near Katipunan C5 and Marcos Highway. So, the lot area of this project is 165 square meter and the floor area is 346 square meter. So, we have 4 bedrooms, 4 toilet and bath, powder room, family room, and basement po. So, ang presyo po ng property na ito ay 26.5 million. Okay, tara po, tignan po natin itong property. So, pagpasok po natin, dito po sa side na to, pwede po tayo maglagay niyan, bamboo plant po, para po magkaroon naman ng green vibes itong bahay. And then po, dito naman po sa right side, ito po ang ating two-car garage. Ayan. So, kung makikita nyo, half po nung garahe is covered. Ayan po. So, tara po, tignan natin. So, spacious po ang ating garahe, kung makikita nyo. And then, meron din tayong faucet sa gilid. Ayan. Okay, so ngayon, pupunta naman tayo dito sa ating side porch. Ayan, so dito sa taas makikita nyo ang ating trellis design. And then sa side meron tayong mga lights. Okay, dito naman sa side na to, makikita natin ang ating main door. Ito po ay solid wood. Ayan. And then dito naman po sa kabila ay ang ating sliding door. So later, puntahan natin siya. So ngayon, dito muna tayo, tingnan natin itong ating basement. Okay, dito sa area na to, pwede natin itong i-landscape. Ayan. So later po, pupuntahan natin yung basement. So ngayon, dito muna po tayo sa loob ng property. Sarado yung main door. Dito muna tayo dumaan sa sliding door. Okay, so pagpasok mo ng main door, ayan, makikita mo na ang ating spacious na living area. Ayan. And then, naka-drop ceiling na din tayo. Okay. And then, ito pong glass na nakikita nyo. Yung window glass po. At ito pong nandito sa gilid. Aluminum glass po siya. Okay. Very nice. Spacious. Okay. So, ito po ang ating living area. And then, this accent wood po, nakakabigay po siya ng magandang vibes dito sa area, dito sa house. So, this side po, yan po yung pinasukan natin na sliding door. Ito po ang ating dining area. Yan po. Yan, naka-drop ceiling tayo. Open concept lang siya, living, dining, and then meron lang tayong wood accent para naman hindi open na open yung ating stairs. Ayan. So, dito naman po, meron tayong sliding door. Ayan. Going to our kitchen. Ayan. Tingnan natin.
ito po ang ating kitchen. Meron na tayong overhead cabinet, island counter, and lower cabinet. Ayan po. Kung makikita nyo, ang daming sockets or yung mga saksakan. Usually, yan yung mga hinahanap ng mga buyers. Kasi dito sa kitchen, dito yung kailangan natin ng medyo maraming appliances. Ayan. Okay, meron na tayong dual sink. Ayan. And then, our countertop is plastic countertop. Ayan. Ito, ang ganda po ng ating kitchen. Spacious siya. So, ito pong socket na nakikita nyo sa taas, ito po ay parang provision para kung maglalagay kayo ng television. Ayan. Meron na siyang saksakan dyan. Okay. So, now, punta naman tayo dito sa ating pantry. So, ito po yung ating pantry area. And, nandyan na rin po yung ating electrical box. Dito naman po sa kabilang door, dito po ang papunta sa ating basement. So later po pupuntahan po natin. Okay, so ito po ang ating kitchen. Punta naman po tayo sa ating second floor. Okay, dito po sa second floor, we have two rooms. Bedroom 1 and our master bedroom. Okay po. So ngayon, tignan muna natin ang ating bedroom 1. Okay, so dito po sa ating bedroom 1, kung makikita nyo, maaliwalas because of our two panel windows. Ayan. And then, diba, ang lawak, ito po, kung makikita nyo, ang lawak po ng ating bedroom 1. Ayan. So, meron na rin tayong cabinet. Meron din tayong provision for window type aircon. And, meron na rin tayong own toilet and bath. Ayan. Meron na siyang own toilet and bath. Okay. So, tara po, tingnan natin. Okay. So, this is the toilet and bath for the bedroom 1 po. Okay, so ngayon papunta naman tayo sa ating master bedroom. So kita nyo, nakabukas yung pinto ng master bedroom. Pero tingnan nyo, ang liwanag na. Ito yung sumasalubong sa atin, ang liwanag. So kung makikita nyo, ayan, ang lalaki ng mga bintana natin. At ang luwag, grabe, ang laki nitong master bedroom kung makikita nyo po. Ganda. Very spacious talaga. Ayan. So, kung meron kayong king size bed, wala pong problema. Okay, so dito po, ayan, meron tayong walk-in closet. Ayan. Tingnan natin.
Okay, ngayon tingnan naman natin ang master toilet and bath. Ayan. Okay. The sink, the toilet, ayan po. Okay, dito sa kabila is yung shower area and the bathtub. So, ayan, may bathtub tayo. So, kahit nandito ka lang sa bahay, makakapag-relax ka. Lalo na ngayon, di ba, hindi natin alam kung kailan ulit mag-ECQ, GCQ, ECQ, so lahat na ng Q. So, maganda, dito lang sa bahay mo, hindi ka maiinip, you can still pamper yourself. Ayan. Let's have a peek of the master bedroom. Ayan po. Ang ganda talaga. So now, let's go to our third floor. So dito sa third floor natin, we have another bedroom. So ito po ang ating bedroom 3. Ayan. And we also have this family area. So, dito, pwede kayong parang gawin yung parang family area, may TV dyan, couches, and then pwede rin naman kung mahilig kayong mag-gym. Ayan. So, pwede po dito sa area na to. And then, this is the bedroom 3. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi siya katulad nung bedroom 1 kanina. Medyo maliit po ito ng konti. Pero kung mapapansin nyo, lahat ng bedrooms natin dito, merong own toilet and bath, and meron na rin cabinet. Okay. So, ito po ang toilet and bath ng bedroom 3. Okay. Sa labas tayo, ito po ulit ang ating family area. Ayan. And then, meron po tayong balcony. Ayan. Really nice. If meron kayong mga bisita, you can entertain them here. And then, yeah, maglagay kayo ng tables and chairs dito sa balcony. Nice. Okay, so yan. That's your view po. Okay. Okay, now let's go to our basement. So, nandito na tayo ulit sa ating ground floor. So, papunta tayo ngayon sa ating basement. So, ito po ang ating kitchen area. Ayan. Okay, the pantry. Okay. So, ngayon, bababa na tayo sa ating basement. Okay, dito po sa basement, meron po tayong bedroom 4. Okay. So, dito pwede ka sa space na to, pwede ka maglagay ng couch. And then, ito, pwedeng gawin ng cabinet. So, ito po ang ating bedroom 4. Or pwedeng elderly room or pwede rin guest room. So, it's up to you po kung ano yung gusto nyo gawin dito sa bedroom na nasa basement. Ayan. Okay.
So, meron na rin siyang cabinet and own toilet and bath. Okay, so paglabas natin ng ating bedroom 4, ayan. So, dito po, meron po tayong powder room. Okay. And dito po sa kabila is, ito po ang ating maid's room. Ang maid's room po natin, meron na din siyang own toilet and bath. Dito po sa kabila ang shower area. So, ang maid's room po, meron po siyang access dito sa labas. Ayan. So, ito po ang ating auxiliary area. Ayan po, dito po sa left side ang ating laundry area. And then, dito naman sa, ayan, dito natin lalagay yung washing machine natin. Ayan, may drain, may faucet, ayan po. Ito po yung maid's room. Okay, so, ito po ang ating auxiliary kitchen or dirty kitchen. So, ito po yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, meron na rin pala siyang steel door. Para safety naman ang ating maid. So, ito yung guest room kanina or elderly room. So, ito na po yung pinakita ko sa inyo kanina na pwede nyo i-landscape. Okay, if you wanna see this property in person po, please message me sa number ko na makikita nyo po sa description below. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Ayan po. And thank you po sa mga nag-like and subscribe. And thank you po sa lahat po ng suporta. If meron po kayong gustong i-feature namin na property, please comment nyo po dun sa comment box. At kung meron po kayong property na gusto nyo po na isama namin sa aming listing, please message me po or comment po kayo dun sa comment box. Thank you po.